yan, isang mapagpalang oras po no, mga kapatid ni Kristo. Ito po inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan ay ating pag-usapan. At sa pagkakataong ito po, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng isang topic na atin pong i-discuss dito ngayon. Makikita at mapapakinggan nyo po live sa Punto por Punto. Ito po ay tungkol sa issue po no, na sapat na ba ang Biblia dahil sa nakasulat sa 2 Timoteo 3:16 sa pagsasaliksik ng katotohanan. Kasi alam naman po natin, mga kapatid, marami tayo sa kaibayo sa pananampalataya na patuloy na naniniwala po na sapat na ito. Samahan niyo po ako sa maikling oras na ito upang atin pong talakayin makatapos po ng ating intro video ito. Yan, isang pagpalang oras po, no, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan na ating pag-usapan. At ngayon, mga kapatid, masusubaybayan nyo na at matutunghayan nyo na ang ating pong programa. Ito po ay tungkol sa katotohanan na ating pong pag-uusapan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:22. Nawa ay patuloy po tayo sa pagsaliksik, sa pag-share, sa pagbabahagi po ng ating maliit na ministry or na YouTube channel na ito. Pagpalang oras po at nababalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Yan, nagbabalik po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan na pag-usapan. At dito ngayon live tayong kita at papinggan din sa Punto por Punto. Yan, napakaganda po, mga kapatid, na pag-usapan natin ito sapagkat karamihan sa mga kaibayan natin sa pananampalataya ay pumupunta sa ating mga tahanan at tayo po ay nilang binibigyan itong salitang ito where tayo po ay pinapaniwala lamang tinatawag nating sola scriptura o yung Bible alone. So, kailangan maniwala tayo sa Biblia lamang at hindi na tayo pwedeng maniwala sa iba pang mga referensya, which is very contradiction po sa ating paniniwala bilang mga totoo at tunay na mga Katoliko. Samahan niyo po ako, no? At umpisahan po natin yung ating topic ito sa isa pong opening prayer. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pag-tune in, sa inyo pong hindi pagbitaw at pagkapit po sa ating channel na ito at sa ating pong programang ito kung saan ay atin pong tutuklasin yung mga pagbabaloktot ng ating mga kapatid. Kasama po natin dito ang ating team, Punto por Punto, no? Sina Brother Wendell Talibong, Brother John Dolabado, Brother Tata Rosal, Brother Mr. Curious Catholic, and also our main, no? Channel, Punto por Punto, Reverend Father Darwin Itgano. Ito po yung sasagutin natin ngayon, sapat na nga ba yung sabihin natin na Biblia lamang ang ating paniniwalaan dahil ito'y nakasulat sa 2 Timoteo 3:16 sa upang magsiriksik tayo ng katotohanan. Mga kapatid, tama nga ba na paniwalaan ang 2 Timoteo 3:16 ay patunay na Biblia at sapat na sa paghahanap ng buong katotohanan, unang katotohanan na ating hinahanap, lalong-lalo na po kung tayo ay mananaliksik ng ating pong pananampalataya, ito ay binabasi lamang ba lahat sa Biblia? Well, ito po, mga kapatid, ang ating pag-uusapan, no, sa gabing ito. Ito po ay malinaw na maling pagkaunawa sa paggamit ng talata sa Biblia. Bakit naman po, mga kapatid, sinasabi kong mali? Kasi yan naman po talaga yung to. Upang malaman po natin, okay. Ito po, no, para malaman po natin at maunawaan talaga natin na mali itong 2 Timoteo 3:16 na ginagamit ng ating kaibayo sa pananampalataya sa pagsabi na kailangan Biblia lamang, wala nang iba pang mga referensya-referensya, basahin natin yung konteksto nito o yung teksto mismo sa 2 Timoteo 3:16. Ano ba yung sinasabi dito? Ayon sa magandang balita Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at
ikapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan po, no? Ito po yung nakikita po natin, mga kapatid, na kung saan ay pag binasa nila yung lahat ng kasulatan, for them, it refers to the whole Bible. Again, the whole Bible, mga kapatid, ay titingnan natin kung yan ba talaga ay sinasabi sa konteksto na buong Biblia nga ba yung pinapatungkulan itong ikalawang Timoteo 3:16 na sinulat ni San Pablo. Dito po, no? May mga dapat tayong dapat na tatandaan dito. Ano yung mga dapat natin tatandaan? Magbibigay lamang po ako ng apat. At papansinin po natin, no, upang mas lalo natin itong maunawaan, itong ikalawang Timoteo 3:16. Ito po, mga kapatid, mga bagay na dapat natin tandaan. Unang-una, kinakailangan alamin ang kaugnayan sa buong Biblia. So, alamin natin. Pangalawa, iwasan ang sariling pagkaunawa. Pangatlo, alamin kung kailan na isulat ang binasa. At yung pang-apat, mga kapatid, tanggapin ang katotohanan na lahat ay, na hindi lahat ay mababasa sa Biblia. Totoo naman po, mga kapatid, hindi naman talaga lahat ay mababasa natin sa Biblia. Okay, isa-isahin natin. Unang-una, na kailangan alamin ang kaugnayan sa buong Biblia. Ito po, mga kapatid, mababasa natin sa unang Timoteo, sulat pa rin ni San Pablo kay Timoteo, kasi kinuha o kinote yung talatang ginagamit sa ikalawang Timoteo na. Pero bago pa yun, isinulat yung ikalawang Timoteo, ano yung sinabi ni San Pablo dito mismo kay Timoteo rin? Sa unang Timoteo 3:15, babasahin natin sa MBB or Magandang Balita Biblia, sinasabi po dito, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, na haligi at saligan ng katotohanan. If we are seeking the truth, not just only in the Bible, but we should trust, no, sa pagsasaliksik ng katotohanan in our church, or in the church mismo, sa simbahan mismo, na iglesia, yung haligi at saligan ng katotohanan. Kaya kailangan alamin ang kaugnayan sa buong Biblia, not just in one verse, maniniwala na tayo agad at mamaliin na natin yung ibang versikulo pa ng nakasulat sa Biblia. Maling-mali po yun, mga kapatid. Very wrong concept sa pagbabasa po ng Biblia. Second, na dapat natin pong tandaan, iwasan ang sariling pagkaunawa. Ito po ay kung basahin natin yung ikalawang Timoteo 2:7, sa Magandang Balita Biblia, sinasabi din ni San Pablo kay Timoteo, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. So isipin natin mabuti yung sinasabi ni San Pablo, no? Sabi ni San Pablo, isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo. Sinabi ni San Pablo yung haligi at saligan ng katotohanan at simbahan. Sabi pa ni San Pablo, dagdag niya pa, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Therefore, we should trust sa simbahan mismo, sapagkat yung Panginoon mismo magpapaunawa sa atin ng lahat ng ito. Not just in this verse, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, na maniniwala tayo, mga kapatid, na, no, na lahat ng katotohanan ay mababasa lamang sa Biblia. Third point, ikatatlong dapat nating tandaan, alamin kung kailan na isulat ang binasa. Alamin, bakit kailangan alamin? Sinasabi din, no, dito sa Hope 8:8, alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. May kasaysayan talaga yung Biblia, mga kapatid. Itanong mo, itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. So, mayroon talagang natuklasan. May kasaysayan talaga, mga kapatid, no? Kaya nga hindi tayo magbabasi lamang dahil nabasa natin sa talata, yung word na kasulatan, magbibigay na tayo ng conclusion na buong Biblia yung pinapatungkulan yan. Maling-mali po yan, mga kapatid. Sunod, no? Titingnan natin dito sa kasaysayan mismo. Tingnan natin kung paano natin malalaman sa kasaysayan kung ito bang ikalawang Timoteo ay dapat nating paniwalaan na whole Bible yung kanyang point. No? Take note, ito po ay kinuha sa Church of Jesus Christ.org, no?
When and where was it written? Ito po yung 2 Timothy. Paul's second epistle to Timothy was likely written sometime between 64 AD and 65 AD. Yan po, take note mga kapatid. Isinulat yan between 64 and 65 AD yung 2 Timothy. Ngayon, hindi lang po nagtapos sa 2 Timothy yung Biblia. That's the reality, that's the fact. Ano pa yung after ng 2 Timothy? Meron pa bang isinulat na naka-include, no? Napaloob mismo sa Biblia na talagang totoo na kailangan istudyahan natin yung history dahil makikita natin yung hindi na-include, siyempre hindi yun included. Sa sinabi ni San Pablo sa 2 Timothy, hindi pa nga nasulat. Paano i-include yun? O, eto. Tingnan natin. Understanding the Book of Revelation, yung ating source po sa pbs.org. So, ito po yung sinulat ni Michael White. Yan. The Book of Revelation was written sometimes around 96 CE in Asia Minor. So, 96 CE, Christ exist, tapos nang na-exist si Kristo, 96 CE na, pero yung 2 Timothy, mga kapatid, ay 64 AD, no? Tingnan natin yung year pa lamang. Napakalayo po, mga kapatid, yung 64 sa 96, no? Kaya nga, it's very impossible that the whole Bible, yung tinutukoy ng konteksto na binasa natin. No? Ito yung pang-apat. Tanggapin ang katotohanan na hindi lahat ay mababasa sa Biblia. Ito yung dapat nating tanggapin, mga kapatid. Masakit man yung katotohanan, dirt hurts talaga. Hebrews 4:12, masakit naman talaga yung katotohanan. Pero ito yung dapat nating paniwalaan sa ngayon. No? Tingnan natin, ang Biblia ay aklat katoliko. Bakit nasabi natin aklat katoliko yan? The compilation process of the Christ in the Christian Bible? No, kasi ginagamit natin ng Biblia upang ipalitaw na sa Biblia lang tayo maniniwala, hindi na tayo maniniwala sa ibang pareferensya. Tingnan natin. Collection and selection. In year 150 AD to 340 AD, no? St. Irenaeus and Bishop Eusebius, yan. Out of more than 300 books collected, only 27 were selected as part of the New Testament. Take note mga kapatid, tandaan natin ito. May parte talaga ang simbahan, dapat malaki yung pasalamat ng mga ibang pananampalataya sa atin, because kung hindi pinakialaman ng simbahan yung compilation of the Bible, which especially this New Testament, meron pa mga ibang epistles iba pang mga gospels, which is apocryphal books po sila, hindi po sila canonized, hindi po sila dapat na ma-include sa Bible. Example na lamang yung apocryphal book na nagsasabi na si Jesus Christ at si Mama Mary ay magkasawa, yun po ay hindi talaga pwedeng ma-include sa Biblia, kaya pinakailaman ng simbahan upang talagang totoo, dalisay, tunay ang pagpaniniwala natin sa Biblia. Ito yung Biblia talaga na nakikita natin ngayon, bunga ito ng pagsusumikap ng simbahang katoliko. Oh, take note, out of 300 books collected, 27 lang yung naging part ng New Testament. Ito pa, yung Gospel of Thomas, Acts of the of Paul, Gospel of James, Gospel of Peter, Gospel of Philip, Gospel of Mary, Gospel of Judas, Acts of Peter, Acts of Andrew, and etc. Yun po sila yung hindi na po nabilong, no? Sa yun po yung mga naitala na hindi po bilong sa atin pong tinatawag na New Testament. Kaya nga meron tayong mga apat lang talaga yung gospel natin, eh. Matthew, Mark, Luke, and John. Then the other is Epistle, Acts of the Apostle. Then Epistle to Rome, Corinthians, Ephesians, Thessalonians, Galatians. Yan mga po mga epistles na yan. Then, canonization. Ito na, 393 AD up to 397 AD. So, Council of Hippo and Council at Carthage. The Church Council of Hippo and Carthage finally declared 73 books, not 66. Pa, isang 6 na lang, tatlong 6 na yon. Not 66, but it is 73 books. To compose the Bible, it consists
of 27 books New Testament and 46 books Old Testament. The Old Testament canon was based to the Greek Septuagint. No? Based on the Greek Septuagint. Mga kapatid, yung Greek Septuagint po, mga kapatid, ginagamit po yan ng mga early Christians, no? Nung panahon nila, no? Kaya nga, yung Greek Septuagint, kasi ito yung translation ng Old Testament Hebrew into Greek. Kasi nung mga panahong nasakop yung Hudahismo ng Babylonia at ng yun, no, yung tawag nating Roma, ay talagang nakita natin dito, mga kapatid, na yung kanilang lingwahe ay naiba na. No? Kung babasahin natin yung John chapter 19 verses 19 to 20, yung nasa ulo ng ating Panginoong Hesus, tatlong lingwahe na po yung pinagsulatan doon: Hebrew, Greek, and Latin. Kaya nga, hindi dapat pagtakhan kung bakit meron tayong Greek Septuagint, kasi lingwahe po yun na ginagamit na noon pa, existed na po yun. No? Yan. So, yun po yung pinagkunan ng tinatawag natin Deuterocanonical books, yung Septuagint. Yan. And then, the translation naman, ito naman, dito na tayo sa translation, 405 AD, si Pope Damasos, no? Kanya pong binigyan ng permission si St. Jerome na i-translate, no? St. Jerome, through the order of Pope Damasus, translated the first complete Christian Bible into Latin dialect. Latin Vulgate, the Bible was the source of God's word for more than 1,000 years. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, for more than 1,000 years, Latin Bible or Latin Vulgate yung ginagamit ng mga sinang-unang mga Kristiyano. Wala pa itong mga English translation. Huli na ito lumabas. Bakit ako maniniwala sa mga ganyan? Sabing, ito yung nakasulat sa Biblia, translation lamang po yan. Hindi naman pala yan ginagamit pa noon. Kung titingnan natin yung pinakaunang ginamit pala, Latin Vulgate eh. Before some English version were released for English-speaking Christians. Before, ibig sabihin 1,000 na years na paggagamit ng Biblia in Latin language. Later na lang po siya nagamit into sa mga speaking English ng mga Kristiyano. Then, verse in chapter, ito na po tayo, mga kapatid. Si Cardinal Langton and Cardinal Santocaro, yan, Catholic bishops Langton and Santocaro divided the books by chapters, while Santes Pagnino divided the chapters into verses. This numbering is for convenience and memorizing biblical passages. Dapat magpasalamat talaga yung mga Protestante dito, yung mga Wilvers, no, na nag-memorize sila ng chapter and verse lamang. Like Ephesians chapter 2 verse 8, sabihin lang na wag na hindi na kailangan yung mabuting gawa, manampalataya ka lang, no, memory verse lang, okay na. Ito pala ay ginawa din ng Katoliko. Nilagyan ng chapter and verse yung Biblia. Kaya nga, mga kapatid, ang tanong, sapat na ba ang Biblia dahil sa 2 Timoteo 3:6 sa pagsaliksik ng katotohanan? Ang sagot po ay malaking hindi. Bakit po? Pakinggan niyo po yung logic na tong tatanungin natin. Kung Biblia ay sapat na sa pagsaliksik ng katotohanan, ang tanong, saan mababasa sa Biblia kung sino ang nagbigay o naglagay ng chapter ng Biblia? Pangalawa, saan natin mababasa sa Biblia kung sino ang naglagay ng verse sa Biblia? No. Titingnan natin. Pangatlo, sino ang unang tumawag ng Biblia sa Biblia? No? Yun po yung mga dapat ating sasagutin kung Biblia lang yung basihan natin, sapat na sa katotohanan. Muli, isa pang mapagpalang oras po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkikinig at pagsubaybay. Nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, magpakailanman. Amen.